Sinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at liwanag ng sanlibutan, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang maganda, mabiyayang linggo ng umaga sa inyo pong lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng panibagong araw. Idinilat ang ating mata na puno ng pag-asa pagkat ang kaligtasan ay napakalapit na. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Nung ako po ay pumunta rito, ang kasuotan namin ay kulay violet. Pero pag harap ko sa inyo ay panibagong kulay rosas. Pagkat ang linggo pong ito ay Laetare Sunday,
Linggo ng tuwa at kagalakan sapagkat napakalapit na ibigay sa atin ang biyaya ng kaligtasan. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya ang paanyaya po sa atin ay pag-ibayuhin pa ang liwanag ng pananampalataya. Yung aandap-andap na liwanag at ang dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan ay pagpunyagean nating pawiin para kita ay matapat na makapamuhay bilang mga anak ng Diyos, anak ng kaliwanagan. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. Lalo na po itong mga bumubulag sa atin sa mga kabagong mundo. Napakarami pong pornography na sumisira ng mata ng marami sa atin. Gayun din ang pagkasilaw sa kayamanan, kapangyarihan at katanyagan. Humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin. Inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa magitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pananampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili,
Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na nyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kung di iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat di siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dudang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, dati nasa kadaliman tayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, may nakita siyang isang lalaking ipinanganak ng bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mga mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya
noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan. Iyan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya't pumaraon ako at naghilamos. At nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Dinala nila sa mga pareseyo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga pareseyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakita na po. Ang sabi ng ilan sa mga pareseyo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ang mga Hudiyo na siya'y dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, anak, anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakikita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang. Alam po naming siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon o kung sino po ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudiyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudiyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may sapat na gulang na. Siya po ang tanungin ninyo. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo, alam namin makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi, tugon niya. Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon nakakikita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? At siya'y inalipusta nila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan nang galing. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nang galing, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan, ay wala pang nakapagpapadilat ng mga mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila.
Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita. Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihi, bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong, nakakikita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli isa pong maganda, mabiyayang linggo ng umaga sa inyong lahat. Nakaapat na linggo na po tayo ng Kwaresma. Kaya naman ang paanyaya sa atin ay imulat, idilat ang ating mga mata sa katotohanan na ang ating Panginoong Hesukristo ang liwanag ng sanlibutan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito pong ebanghelyo natin ay merong dalawang version. May maikli, meron ding mahaba-haba. At yung mahaba na ang pinabasa ko para sa gayon ay mayroong kitang lawa ng kaunawaan sa pagbasa. Kasi kung maikli, sinushortcut natin ay nawawala yung context sa ating kamalayan. Kaya we need to sharpen our vision. Gawin nating matatas ang ating paningin. Ang ating pong mundo, napakarami ang merong kapansanan sa mata. Meron po yatang 2.2 billion throughout the world ang mga bulag at vision impairment. Kasi po mayroong mga tao short-sighted at mayroong far-sighted. Mayroong malawak na paggagap sa kanilang nakikita. At mayroon ding mga myopic, yung tinatawag nating makitid na pagtingin. At sabi nga, nasa $441 billion ang talagang nauubos para lamang gawaan ng pamamaraan na yung paningin ay bumalik. Subalit, marami sa atin ay careless pagdating sa mata. Naalaala ko yung diabetic retinopathy. Pakibigkas natin, diabetic retinopathy. Isa po yan sa pinagmumulaan ng pagkabulag. Meron ding glaucoma. Meron din pong incorrect refractive cases. Katarata. At higit sa lahat, ito ang napakatindi. Moral spiritual blindness. Pakibigkas nating muli. Moral
spiritual blindness. Kaya dapat ay may precaution tayo. Huwag kang masyadong exposed sa mga pinapanood mo. Ay nala, ang paggamit mo ng gadget ay lalabo ang mata mo niyan. Lalo na kung ang pinapanood mo ay pornography. Nakabubulag ito. At ikaw ay napapasadlak sa kasalanan, sa kasamaan. Kaya kaingat tayo. Kung mayroong physical blindness, much more moral, spiritual blindness. Sa unang pagbasa, binanggit sa atin doon ang pagpili, paghirang kay Haring David bilang bagong hari ng bayan ng Diyos. Merong tagubilin ang Diyos kay Propeta Samuel. Ano ang tagubilin? Huwag mong titingnan yung kaanyuan, yung kanyang external na kaanyuan. Kung yan ay pogi, matangkad, kaakit-akit sa mata, pagkat batid natin na deceiving yung panlabas na kaanyuan. Napakarami pong mga tao nalinlang pagka ang pinag-uusapan natin ay panglabas na kaanyuan. Pagkat ang tinitingnan ng Diyos ay puso. Ano yung nasa kalooban mo? Kaya ano ang ginawa? Parang pinag-pass and review yung mga anak ni Jesse. Forward march. Nagpa-pass and review. O kaya sa ating makabagong mundo, pageant, pinarampa yung mga anak ni Jesse. Ay may kulang. Nasaan? Ay, parang may kulang eh. Ay mayroon pa pala. Naroon sa bukid, nag-aalaga ng mga tupa. Ayun, nung dumating at kinilatis ni Samuel, yan ang hinihirang ko na bagong hari ng Israel, si Haring David. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. So we need to be attentive to the presence of God. Pakibigkas natin muli. We need to be attentive to the presence of God. Dapat ikay titig na titig at talagang pinagpupunyagaan mong mahagip ng iyong mga mata yung presensya ng Diyos sa iyong buhay nang ikaw hindi magkasala. Yun ang binanggit sa second reading. To live in righteousness and be attentive to the presence of God in our lives. Mamuhay ka ng matuwid at hindi baluktot, hindi samlang. Mamuhay ka hindi sa kalaswaan o kabastusan. Marapatin mong gagap ng iyong mata at ng iyong kamalayan. You must be sensitive enough to acquire in yourselves the presence of God. To see Him more clearly, to hear Him more clearly, and to be near to Him more nearly, day by day. Kaya, naka-25 o 26 na araw na po tayo ng ating paglalakbay. Spiritual journeying towards Easter. Sa linggo, ikalimang linggo na ng Kwaresma. Ito tinatawag nating Laetare Sunday. Pagka-Advent, Gaudete Sunday.
in-depth longing for the coming of the Lord. Pero ngayon ay our nearness and closeness to the day of salvation. Kaya dapat po bawat isa sa atin ay yun ang pinagkakaabalahan. Na ako maging karapat-dapat na beneficiary ng biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng bagong buhay. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita'y manampalataya. Pagkat alam natin, pag wala kang wagas na pananampalataya, namumuhay ka sa dilim at lagim ng kasalanan. Ayan. Kaya sa binyag, na yun ang ating pinagpupunyigian, na panindigan, ating tutob din yon. Pagkat joy is the icon of God's presence in our lives. Pakibigkas nating muli. Joy is the echo of God's presence in our lives. Umaalingaw-gaw sa ating isipan, sa ating tainga at kamalayan, na ang tuwa at galak ay bunga ng alingaw-ngaw ng pananatili o presensya ng Diyos sa ating puso't kalooban. Sabi ninyo ay ang Kristiyano ay masayang tunay, dapat ikay maging sanhi ng tuwa at galak. Ikaw dapat grasya at hindi ka disgrasya sa iyong kapwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipinanganak na bulag, nilagyan ng putik ang mata at ako ngayon nakakakita. Naalaala ko yung putik, bawat isa sa atin at yung pagkalikha sa tao, kita ay katagni ng putik. Binigyan ng hugis, hiningahan ng buhay. At tingnan mo nga yung katabi mo kung yan ay mukhang putik pa. Kasi po pag putik ay ang nakikita mo ay malapit ka na sa kamatayan. Sana ay very vibrant. Meron kitang buhay at sani ng buhay sa isa't isa. So, pinagtatanong, nagkaroon ng interrogation doon sa lalaking ipinanganak na bulag. Sukdo lang pinatawag pa yung mga magulang to ascertain the veracity of the situation of wellness and healing. Eh sabi ng mga magulang ay tanungin mo po siya, matanda na yan, may gulang na, pwede na siyang magpahayag ng kanyang ganang sarili. By the way, ito pong ika-apat na linggo ng Kwaresma, yung mga katikomen, yung mga nakatatanda na inihahanda sa pagbibinyag, ay tinatanong sa panahong ito kung mayroon na silang kaalaman, kamulatan sa pananampalataya pagkat bibinyagan sila sa Pasko ng Pagkabuhay. Yung po ang ating cherished tradition as a church to prepare the people for their baptism. Eh tayo, nire-renew natin yung ating kapangakuan sa binyag. Pero yung mga katekumen inihahanda, mayroong katekesis, pagtuturo, paghuhubog sa liwanag ng salita ng Diyos para sila ay maging Kristiyano. So we need to acquire that kind of formation, spiritual formation, para kita'y makapamuhay bilang mga anak ng Diyos. Anak sa kaliwanagan, hindi anak sa dilim at lagim ng kasalanan, kamatayan. Kaya, gumaling yung bulag na ipinanganak. Sila'y binigyan ng paningin ng ating Panginoong Jesus. Sana po we sharpen our vision. Marami pong mga tao ang nakikita lang ay
pera. Hanap pera, hindi hanap buhay. Hanap kapangyarihan, nagiging dayok-dok, greedy sa kapangyarihan. At sila ay salat, bulag sa kanilang tunay na kalagayan. Kaya pawiin natin, tulungan natin yung mga taong nabubulag sa katotohanan. Facilitate them to have access to the truth. Lalo na sa panahong ito na napakarami ang kasinungalingan, napakaraming ambiguities o pagpapanggap, fake news that are detrimental not only to our sanity but much more for our spiritual good. At ito ay payo, ano? Sana naman yung inyong cellphone eh, ang tinitingnan ninyo, ikalalapit sa Diyos, hindi ikalalayo sa Diyos. Napakaraming kabastusan, napakaraming kasamlangan na ipinagkakasala. Sana po, meron kitang fasting, abstinence as regards what impair our vision. We need to sharpen our vision. Makita, mamalaya natin ang Diyos ay kasakasama natin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ng Diyos. Manalig ka, idilat mo ang iyong mga mata sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinag-alaala sa atin ang salita ng Diyos, ang napakahalagang papel ni Jesus sa ating buhay, ang tungkulin nating mamuhay bilang mga anak ng liwanag, nakababatid sa ating kahinaan, humingi tayo ng tulong ng biyaya ng Diyos para sa ating sarili at lahat ng mahal natin. Itutugon natin sa bawat sambit na panalangin, Panginoon, liwanagan mo ang sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa simbahang panlahat ang mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa tapat niya ang gampanan ng kanyang misyon bilang ilaw ng lahat ng bansa sa kanyang katapatan sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para kay Papa Francisco, sa ating mga obispo at mga kura paroko, ang kanilang mabuting halimbawa naway laging maging inspirasyon at pampasigla sa lipunang sadlak sa maraming uri ng katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa lahat ng magulang at mga guro, sila naway maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at mga estudyante at makapagpatatag sa kanila laban sa lahat ng sama sa ating lipunan. Manalangin tayo.
Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating kabataan at lahat ng nangangarap ng higit na magandang daigdig. Nawa maunawaan nilang magkakatotoo lamang ang kanilang pangarap kung sila'y mananatiling tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating lahat at mga ipinananalangin, tanggihan nawa natin ang mga gawa ng kadiliman at mamuhay tayo tuwina sa ningning ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Ipagdasal din po natin ang mga nagdidebosyon kay San Jose. Solemnity ni San Jose po ngayon hanggang bukas. Maging yung mga taga-pamayana ng San Jose na nagdiriwang ng pista. At yung po mga celebrators ng birthdays, anniversaries, at pakisama na rin po si Nanay Lydia Lombrera. At gayon din po si Terry and Ati Glo Lirio at mga tagarian sa San Jose na mayroong pagpipiesta ngayon. At gayon din po, si pasasalamat din ni Jonathan Castro Nicolas at ang kanyang mabahay, si Cha Ramones Nicolas, ang kanilang mga anak na sina Sander Nathan Raib at ang nakababata pa niyang kapatid. At maging yung pong mga daladala nating samo at panalangin kay Santo Padre Pio sa ating pagdulog sa pakikiisa sa pagdiriwang na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. At yung pong mga nagsisikuha ng eksaminasyon, board exam sa oras na ito, at yung iba po ay meron ding upcoming academic examination, ina-accomplish na mga project term papers at maging iba pang mga academic requirements. Maging yung pong mga tao na nasa malalayong pook, mga nag-Lenten recollection, Lenten holy retreats, at iba't iba pang mga gawain, maging yung mga lakbay dalaw parokya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Panginoong Hesus, ikaw ang ilaw ng aming buhay, liwanagan mo ang aming isipan upang makita namin ang ningning ng iyong katotohanan. Linisin mo ang aming mga puso upang mahalin namin ito at tibayan mo ang aming kalooban upang ito'y matatag naming panindigan. Ikaw na nabubuhay at nagniningning magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang tinapayatan
Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nakikipag-alay kalakip ng dalanging amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at magdulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging dinaiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag nang iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga diakono, katikista, mga bata, kabataan, mga pamilya at yung pong mga nasa iba't ibang ministries, lalo na ang nasa advocacy for social justice and peace at maging yung mga nag-a-advocacy for care of our environment, stewardship of creation. Maging yung mga nasa larangan ng pagtulong sa mga biktima ng digmaan, karahasan, maging yung pong mga naghahakot ng ating basura, naglilinis ng ating kapaligiran, mga nasa public and government service, as well as those who are having their devotion to Saint Joseph, Saint Santo Padre Pio, at lahat ng ating pong mga gampaning gawain sa panahon ng Kwaresma. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio at lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na birang Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Tiyanan mo kami ngayon lang aming kakalis. Sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliho sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na naga mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa gawa ni Jesus na putik sa mata ko'y ipinahid, hinugasan ko ng tubig, kabulagan ko'y naalis, sa dulot ako ay nanalig.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako harapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Oh.
comes forth from the mouth of God. The Lord, the Lord is perfect. It revives the soul. His decrees are steadfast. They give wisdom to the simple. The precepts of the Lord are right. They gladden the heart. One does not live by bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. I will instruct you and teach you the way you should go. I will fix my eyes upon you. Many sorrows as the wicked, but loving mercy surround. What words in the from the mouth of God.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa darating pong Huwebes ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Paroon, panoorin po natin ito. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalaala ng ating pakikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Sabay-sabay po tayong manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ako po ay si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Galing po ako sa Diocese of Buac, lalawigan ng Marinduque. At kami po rin ay humihingi ng inyong mga gestures ng pagmamahal, tulong, donasyon para sa ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nag-retired na pari. At gayon din po, lalo na yung mga may sakit na pari. Salamat po sa inyong pagmamahal, tulong at donasyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa inyong lahat. A meaningful Lent, joyful Easter to everyone.